May napili ng substitution candidate ang partido ng pumanaw na presidential candidate na si dating Ambassador Roy Senyeres. Siya ay si Attorney Apolonia Comilla Sogilon na unang idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Si Sofio Okot sa detalye. Nagtalaga na ang partido ng manggagawa at magsasaka o PMM ng kapalit ng pumanaw na presidential candidate na si dating Ambassador Roy Senyeres. Siya ay si Attorney Apolonia Comilla Sogilon. Si Sogilon ay una ng idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Ayon kay Sogilon, miyembro siya ng PMM mula pa noong 1995. Nakasaad sa COMELEC Resolution Number 9984 na pinapayagan ang sino mang kandidato na namatay o nadiskwalipika na magkaroon ng substitution pero dapat ay mula sa kaparehong partido at may kaparehong apelyido. I think I was declared as a nuisance because according to the COMELEC, I do not have the financial capacity and the political machinery to loan the nationwide campaign, which is not true. I have the financial capacity and I have the political machinery. In fact, it is now this PMM, the partido ng manggagawa at magsasaka, a labor party which will now help the Filipino people and save this country. Binawian ang buhay si Senyeres kahapon, isang araw bago ang campaign period dahil sa cardiac arrest at komplikasyon. Sa ngayon, nananatili pa ang pangalan ni Senyeres sa opisyal na listahan ng balota. Una nang sinabi ng pamilya Senyeres na pinag-uusapan pa nila kung mayroon bang papalit na kandidato sa ngalan niya. Panawagan ng COMELEC, kailangang linawin ito ng pamilya Senyeres at agad maghain ng manifestation. But as far as the family is concerned, it would be good for the COMELEC if we could get that assurance from them. Or at the very least, even if not an assurance hindi magpapafile, eh magsasabing magpapafile. No? Clarity, one way or the other, is what we're looking for. Una nang sinabi ng COMELEC na magsisimula na ang pag-iimprinta ng balota sa Pebrero 9. Sofia Okot, Eagle News.